stop, Aon 4, nandito pa rin sa B-side. Kailangan mo pala ipaliwanag, huwag niyo suportahan yung mga namimirata ng SSO clothing, huwag niyo suportahan yung namimirata ng whip caps, huwag niyo suportahan namimirata ng flip-top merchandise, pati lanyard ng flip-top, ginawa na. Wala nga kaming ganung produkto. Mahiya naman kayo, produktong lokal naman yan lahat, tapos pinipirahan nyo lang, sinisira nyo yung pinaghihirapan namin. Kaya yun, mahiya kayo sa sarili nyo at habulin namin kayo. Walang. Yun. Basta yun na yun. Sa kanan, mula pagadian pa, Mindanao Division, magingay para kay Rudik. Tinging at tapatan ng isang kantang, imukitang isang makatang, mandirigma, 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 nasa Mindanao panangula. Disiklan Music, Simbagsik, Mindanao's Illest. Let's go. At sa aliwa naman, mula Santo Tomas, Batangas, magingay para kay Mel Christ. Pagkakasag na, tangina kasi ang marihuana. Hindi ko maiwasan araw-araw kong kasama. Pulang mata, umuusok ang bibig. Sari-saring tunog ang aking mga naririnig. Big Studio, NSC, Triple Times Tight Shirt, Crispy Vanilla, kay Banjo, salamat. Yun, game. Iligan. Yo, unang banat kay Rudy. Pahinggan. Check. Wala na pa siyo ng pagbati. Para sa'yo malungkot na pagdadalamhati. Pagka pagsisilbing muling libingan mo ngayong gabi, Mel Christ, Social, B-side Makati. Pagkat kalaban mo ngayon, makatanda lubasa, espadang mahaba, sa digmaan nahasa, at handang mamihasa, napugutan ng ulo ang mga MC sa kabubuhan ng Pinoy nagpapakasasa. Mel Christ, mas kapani-paniwala. Kung yung estilo mong gamit, hindi yung agresibong nag-uhurnamentado kasi nagmumuha ka lang bata. Mel Christ, mas kapani-paniwala. Kung yung estilo mong gamit, hindi yung sobrang mapagmataas. Subukan mong umakto sa katayuan mo, subukan mong magpakababa. Mel Christ, wala sa iyong maniniwala. Kahit kailan diluluod sa iyong mga tala. Kasi buwin ang ina mo, kinakaya mo nga mismo kung saan ka talaga nagmula. Kasi di naman talaga patanggay niyo itong gagong to. Pitsingyawa, saan Bisaya. Kasi itong bansot na to sa Iligan City talaga lumaki, Este Lumiit. Lumuwas ka ng Batangas kasi sinapit mo sa Iligan City mapait. Lahat sa buhay mo pinagkait. Kaya ka insecure kaya't sa mga battle mo, lahat ng iyon bitaw pagalit. Kaya't ngayon, Mel Christ, alam mo ang kalabanin ako'y ill-advised? Parang si Enigma, ginawa ka lang sacrifice. Pagsat niya ng battle na to, parang trinusify. Pero pinunit ko ang pahina ng Biblia ng Black Saturday kaya't wala ka ng linggo ng pagkabuhay. Ngayon, balik na rin mo ang tayog ng Mount Apo, yun ang lalim ng iyong hukay. Mga banat mo ang bababaw at sobra sa mura, parang ukay-ukay. Mga tula ko, sumasalamin sa mga kwentong tunay. Ikaw, puro angas ka pero tablado ka sa tunay na buhay. Gusto niyo ng patunay? Di ba nga ang iyong nobya? Bago mo natikman, dumaan na sa kapitbahay. Kaya't walang kwenta, lahat ng mura, pintas, bintang, sumbat, chismis, angas na sa akin iyong ibabato. Kasi kahit mahina ang aking benta, tingin sa akin mataas, respeto'y mabigat, pangalan ko'y di kukupas kasi ako'y makatang totoo sa mata ng mga may utak na Pilipino. Kaya't di kita aatrasan sa kahit anumang gera, pagkat wala ka naman talagang halaga, parang lumang pera. Magwala ka man at magwala, wala akong pakialam. Patunay lang yan na sa battle rap, wala ka talagang alam kasi Mel Christ dito puro theatrical sining, may kasama tong agham. And when it comes to representing Mindanao, hindi mo maaagaw ang pinaghirapan kong titulo. Alam naman natin kiniklaim mo lang na galing kang Mindanao para bumenta ang pangalan mo para kang gigolo. Let's go! Time! Unang banat kay Mel Christ. Putang inang to, may nalalaman pang linggo ng pagkabuhay. Ako yung tatay mo, tawagin mo akong batas, kinantot ko na ngayong nanay! Una sa lahat, respeto sa lahat ng mga MC dito sa flip-top na alam kong nabibilang lang ang tunay. Babastusin ko lang to si Rudik at sa loob ng 4 minuto at 30 segundo mata mo lang ang walang latay. Kumusta, bay? Ilang beses ka ba nagsanay? Pinaghandaan mo na rin ba na bawat koneksyon mo madadamay? Mawawalan ka ng karamay pagkat sa mga linya ko ang lahat na kantabay. Katapat mo mas mahusay, sino ba ko ang tayutay? Na isusubukan ko lakas mo kapag sa bigat na nakasalalay. Hindi ka dapat dito nakahanay kasi isa ka lang din sa mga nagpapanggap. Nakakala mo magaganda yung mga linya? Pero sa Google lang din naman, naghahanap. Huwag ka feeling matalino, wala akong respeto, hindi mo ako manililang sa itsura mo. Kasi para ka lang kandidato sa fashion show, wala kang talino, dinadala ka lang ng postura mo. Nasisiraan na ng ulo to, di mo man lang iniisip to. Alam mo masasaktan ka, pero bakit hinayaan mo tumapat sa isang nilalang na katulad ko? Hindi mo kayang sundan yung mga linya ko parang tumatakas na sindikato. Masasabi mo lang na mas mataas ka sa akin kapag nakasakay ka lang sa eroplano. Natural ang aking talento,
sa'yo, halatang pinipilit. Kaya para ka lang dayamit, ako yung araw kaya kitang sunugin sa aking init. Kapag ako ay lumapit, ako'y tuluyang ang nagalit, baka tubuan pa ako ng sungay. Ako'y mahusig, subalit kapag dilim ang sinapit, baka bawian kita ng buhay. Kaya dapat yung buhay mo sidigmaan parang buhok ni Rapunzel. Mahaba, kasi kaya ka tampaslangin ng 10 beses dahil siya lang ang buhay mo. Na parang pusa, magmimistulang kawawa, ang gumagapang na bata, aking baltik sa unang talata, mapapahalik ka na sa lupa! Time! Time! Pangalawang banat, Rudik! Men! Bingi na ako. Di mo ako matatablan kung ako'y iyong sisigawan. And for the record, di mo ako kayang sunugin. Di ako bumabattle sa sunugan. Yung lalim ko, napatunayan ko na. Kaya't huwag mo nang sukatin. Anyways, hindi mo to mahuhukay kahit magminero ka pa sa Felix Mining. Ang ating agwa at parang grade 5 at college. Yung karunungan mo sobrang acquired habang yung sakin stock knowledge. Kung tayo percussion instrument, ikaw yung cute na snare drum, ako yung gong. Kung tayo pinuno ng bansa or president, ikaw si GMA, ako si Mao Zedong. Ang kapal ng mukha mo, Dong. Ginamit mo bang pangalan, pangalan ni Jesus? Pwes, papatay ako ng maraming tao sa birthday mo para maging Halloween ng iyong Christmas. Ano kala mo? Porot Kristo pangalan mo, akala mo na Diyos ka? Eh pag-rap mo, walang lasa, parang hostya. Pag ako nag-rap, parang pambabatikos ng partidong liberal. Kung ikaw guilty, automatic kang magpapakamatay kay Trango mo pa'y general. Kaya't maglalim ng aking pagkamalikain ng aking pinairal, magmumukha ka lang supot na busagal. Mas mabuti mong gawin, punta ka muna ng ospital, pa-circumcise mo yung supot mong genital. And besides, sa larong ito, sunod-sunuran ka lang sa uso. Niwala kang pansarili. Ako, kahit merong inaamo, may sarili akong desisyon like Juan Ponce Enrile. Kung gobyerno ka, ikaw sa aking pagpapawisan kahit mukha mo na'y punasan. Ika'y aking ikukudita at di mo mapipigilan like Gringo Honasan. Kung ito'y politika, tumahimik ka, puro ka lang pakiyot para kang si Bong Revilla. Ika nga ni Don G. Bellica, di ito pelikula kayo at huwag mong gawing magdrama tulad ng governor niyong si Ate Vilma. Kung talagang may bayag ka, kung talagang may bayag ka, kung talagang may bayag ka, gagayain mo tong gagawin ko. Boss, fuck the libel and the cybercrime law, pati na mga pasimuno nito. Sige nga, gawin mo. Uy, sige, gawin mo. Fuck you. Sige, gawin mo. Kita nga, hindi niya kayang gawin, walang bayag to. At Mel Christ, ganun ka dapat mag-rap. Di yung puro kabubuan, sobra kang wak. Pag-upload dito sa YouTube, duduraan ka ng mga taga-iligan kasi alam nilang isa ka sa dahilan ba't hanggang ngayon pinagtatawanan ng mga bisda. Atlet, chika, kahit kailan ang dali mong basahin para kang parabolang pambata. Siguro, sinliit ng manina, 2 beses mambibiyakin na yung medula oblongata. Yung stilo ko, hindi mo mahuhuli na para bang ako si Lupin the Third at ikaw si Detective Shinigata. Yung stilo mo, kopyang kopya sa iba para lang siding pinirata. Let's go. Time. Parang bana at Mel Christ. My game. Naparin ko yung battle mo, ah. Rudy versus G-Spot. Tang ina, para ako nanood ng porno. Biruin nyo, nagbattle yung burat at saka yung puke sa entablado. Hindi naman sinangangalam ako, pero bakit yung pangalan mo may titing kasama? Walang hiya ka. Talagang pinagmamalaki mo pa sa mga tao na bakla ka. Oo, oh, napatunayan ko yun. Nagkaroon ako ng pruweba. Kasi nung pinuwento sa akin ni Malupet, bago daw mag-record si Rudik sa studio nila, tatlong titi mo na yun, sino pa niya? Diba? Alam ko na alam mo, na ayaw nila sa'yo, kaya huwag ka magpakatanga. Kaya nga pag may event, kahit nandito yung mga taga Davao, lagi ka pa rin nag-iisa. At huwag mong ipagmalaki na disiklan ka, kasi matagal ka ng tinakwil ni Target. Dahil sa sobrang kalikutan ng kamay mo, kahit kagrupo mo, ninanakawan mo ng wallet. Huwag mong subukan itangge, sa pagnanakaw matindi. Ngayon umaas ka na ang baho mo, bakit di ka nalang nagbigte? Walang duda, halata naman sa'yo yung itsura na ikaw ay kinilabutan. Ngayon hindi mo na maitatago ang katotohanan na matagal mo nang kinalimutan. Kaya huwag kang magtapang-tapangan, baka magkamali ka sinilalakaran. Ako ang demonyong ngayong mabinto, mismong sungay ko magsisilbing tinik sa iyong talampakan. Kaya, kahit umuwi ka ng Pagadian, wala ka ng mukha na iharap sa inyong lugar. Tawagin mo kung manunulat sa dyaryo, sinulat ko na yung sekreto mo sa Bulgar. At hindi ka nagagaling kahit ikutin mo ang buong Luz Viminda. Hilaw ka pa rin, parang ngiti ni Mona Lisa. Time. Time. Uling banat kay Rudik. Grabe, ang sakit. Hindi ko matake. Kasi lahat ng bintang mo, lahat fake. Mga bintang mo, ano yon? Ako, magnanakaw, makatang taga Mindanao. Tangina, sino kaya sa atin na mukhang magnanakaw?
Para magets nyo ang aming difference, gawin nating reference mga naging profesor ng UP. Ikaw, ikaw yung profesor ng UP, si Sir Ramon Bautista, naging profesor ng UP pero sa YouTube sobra pa rin corny. Ako, ito rin nyo akong profesor ng UP na naging pinuno ng mga warlords sa Mindanao kalaunan, Sir Nur Miswari. Dito sa Aon 4, sinulong kita na para kang inatake ng 777 MI. Kaya yung kampo mo, isuko mo na taas puting panyo, parang El Shaddai. Hoy lambot, huwag ka na magmatigas, or else you die. Ha? Kasi pag ngumiti, halatang landi ang lumalabas, paano ka naging pamatay? Batanggay nyo baka mo? Huwag kang mag-alarambo sa balisong mong manipis, kasi humihiwa ng asero ang matulis kong Chris. Etong aking sarong, yes, yes, ipambabalot ko sa pugot mong ulo. Tawagin nyo akong Kanye West, maglalakad ako kasama si Kristo. Kalaban mo yung rebelde ng armas, granada at Ingram. Ikaw man ay makaligtas para kang si Gracia Burnham. Ikaw'y magkakatrauma at mangangaya at sobrang melodramatic. Ha? Mapapasulat ka ng libro na ang pamagat. In the presence of my enemies, hindi. In the presence of Rudy. And since pangalan mo'y Diyos, why don't iparanas ko sa'yo 14 na estasyon ng krus? Katakot-takot na paghihirap mong sa'yo, aki ipapamalas para nilakad mo ng nakapal 14 na estasyon ng bus. Habang ang krus mo ay bit-bit, ikaw ay mapapasambit ng pangalan ng iyong ina. Maria, dugo at pawis mo'y magkadikit at di mo matitiis ang sakit. Buti at lumapit si Veronica. Pinunasan niya ng panyo ang iyong duguan na pagmumuka. Pero sa kanyang panyo, imbis mukha mong masaksihan, kamaoko ang nagmarka. Buti si Simon, kanya kang nilapitan. Sa iyong pasan-pasan, handa kang palitan. Handa siyang mag-sacrifice. Ano yung mga post mo sa Facebook? Tutal mahilig ka sa pelikula. Ipaparanas ko sa iyo ngayon kung paano maging bida sa pelikula ang Passion of Christ. Get Romel Christ Ibaye, ito ang mensaheng itatak mo sa iyong kukote. If you think you're unbeatable. Pagkakakalaban mo pre, posisyon mo ay parang ombudsman, punong maestrado at presidente. Impeachable. And Enigma, sana sa susunod, iarap mo sa akin yung tunay na winner. Kasi it will only spice up my winning streak na parabang ginger. Siguro nga, mas may sense pang kabattle sa kanya si Righteous One Beringer. Oops, may pasalubong sa'yo si Archie Malupit at si Dopey. Ano, DDS as in Double Death Squad? Hindi. DDF as in Double Duterte Finger. Time. Time! Uling banat kay Mel Christ. O sige. Pareho tayong may lahing Bisaya, pero ako yung mas barumbado. Hindi ka sa akin makakahakbang ng paabante kahit wala kang atraso. Lahat ng banat ko, klaro. Parang ginimita mo ng salamin na may grado. Alam ko ang mga plano, kaya kailangan na natin tanggalin ang palyado. Banggain pa ang demonyo, lasapin ang pagkatalo. Sa sobrang lakas ng hangin mo ay kayang tangayin ang pangarap mo. Kaya kung maghahabol ka at gagawa ka ng album, hindi na bebente ang mga letra mo sa bangketa. Kasi para alam pulis dito sa Pinas, lagi ka lang huli sa eksena. Kasi mga gawa mo na puro lang nakaatang. Kaya isa ka lang makatang mayabang na walang pakinabang. Hoy Rudy, bakit di mo man lang inisip na makakatayin lang kita? Pero sisimplehan ko lang ang pagpapatumbas sa'yo kasi para ka lang latas na tumapreso. Chechenelasin lang kita. At ang mga linya ko ay parang patak ng ulan na hindi mo kayang saluhin. Kahit magkaroon ka pa ng pag-asa. At kahit pa magkatama ka, unti-unti ka lang din magiging abo. Parang hinit-hit ko na marihuana. At yung karir mo, isang malaki tandang pananong. Kaya habang buhay ka may iiwanan, maparapatalo sa kanta kahit uminom ka ng bonakid sa akin. Wala ka pa rin laban. At huwag ka magugulat, isinambulat ko na ang lahat, kaya huwag ka magugulat sa nangyayari. Huwag ka masyadong kampante sa pagadian, baka paligpit kita kay Nor Miswari. Kaya bakla, tatanggalan kita ng dig sa pangalan kasi wala ka namang ganyan. At ititira ko yung RU mo dahil rapper na underdog ka naman. At ang mga linyo ko, may laso na makakasira sa pangalan mo. Agad pagkatapos ng battle, pagkatapos ng battle na to, ipapako kita sa huling letra ng pangalan ko. Huwag ka nang mag-rap tang ina mo. Time, flip top, pagigay para sa labi ng putana. Good luck, judges. Good luck. Yeah, flip top, Aon 4, napakainit ng laban na yun. Good luck talaga sa mga judges, sobrang hirap talaga. Grabe yun, no? At syempre, kawawa lahat na hindi nakanood ng live, no? Ang boto, 3-2, split decision. Para kay Rudik. Ito sa lahat ng mga taga Mindanao, Iligan, tsaka mga taga Pagadian. Yo, taga Mindanao, tunay rin to. Sa Batangas nga lang nakatira ngayon. Shoutouts to Simbagsik, Disiklan, Spring Hoist, Velocity, Sir Braico, thank you. Dikta, kapatero rin ko. Pinagto ko si Mel Carais.
Ang boto ko, round 1 tie, round 2 tie. Tapos para umat lang ng mga dalawang punches ay si Merit Rice. Kaya binoto si Merit Rice. Ayun po, pang-contrarate mo rin. Binoto si Rudy. Actually, yung battle, sana promo na lang. Yung mga tipong battle na sana promo na lang, sobrang bagsik ng dalawa. Pero kailangan naman yung manalo. Pinilo si Rudik. Para sa akin, mas lamang sa punchline count. Although yung third round ni Melkrais, sobrang ang daming punchline nun. Sobrang lakas. Pero yun, binasin ko na sa punchline count. Mas tumatak sa akin kay Rudik. So, Rudik yung pinili. Binato kasi Mel Price para sa akin yung round 1 at saka round 3. Yung round 2 binigay ko kay Rudik. Magaling. Hindi ko alam kung baguhan o latihan na si Rudik, pero yung mga panahal niya malupit talaga. Mga binibitawan yung mga punchline niya na tumatama. Pero ang binato ko si Mel Price kasi sa round 1 nga, kuha niya yun. Tapos sa round 3, doon ako nahirapan talaga. So, inano ko na lang sa pagdi-deliver. Yun na lang pinagbasihan ko, kaya binato ko si Mel Price. Dikit na dikit yung laban, pero mas nabigyan ako sa mga bintawan ni Rudy. Kaya napakabahing pinaliwanag na ng ibang orasyon. Pero kay Rudy ka po.